So ayan, bago ang lahat, shoutout muna tayo. So ayan, what's up sa inyo mga kamot? Welcome back nga pala dito sa aming channel. So muli, nandito tayo sa ating mga guinea pig. At syempre, ayan, bibigyan ko lang kayo uli ng konting update. So ayun, may mga nag-anakan na dun sa kabilang cage natin. Marami akong gutom! So ayun, doon sa mga nagtatanong, ayan yung resulta na hindi namamatay ang pups kung colony. Nasama-sama sila. Ayun, kung makita nyo, ayan, may tatlo dyan. So dalawa yung nanganak dyan. So yung isa, yun, hindi siya sinuwerte. Kaya namatay. So yun yan. Medyo wala tayo ngayon. Ano, pero meron tayong content about sa feeds ng guinea pig, no? Or sa kinakain ng guinea pig. So ayun, makita natin na yun yung nanay. Pero ano yan, na-gender ko na yan sila. Isang dalawang boar at isang sow. So yan ang ano natin. Tapos ito naman, dalawang sow pa rin yan. Tapos sow at boar. Yan. Ito naman, itong mga ating mga guinea pig dito. Ayan. Ito yung update sa kanila. So, siguro may buntis na dito. Pero hindi pa gasino talaga halata. So, mga ilang buwan pa siguro. So, medyo matagal. Kaya, yun nga, taste-taste lang talaga sa breeding. So, yung sinasabi kong pinaproject natin, yan dalawa. Back to father. Itong sow, nakrested. Balik natin sa tatay. Tingnan nyo ang itsura, ang layo na. Medyo mahaba ang ungos ng tatay compared dito sa anak. Pero yun, mas malalaman natin yan pag binalik natin yan dito. So malalaman natin yan ng second generation, tapos ibabalik natin yung magiging anak nito sa kanya uli. So para mas makita natin yung kung maglalabas talaga ng mas quality yung gantong klase ng pagpo-project, no? Tapos yung mga yan, medyo panguna yan sila. Pero hindi pa yan sila gasino, ano, ipa-project din natin yan sila. O ayan, yung mga guinea pig natin. Ito, siguro to, ito ang buntis na dyan. So malaman natin, sana maparami natin yung crested. Tapos ito nga, yung ibang guinea pig. So ito, nagse-self-groom kasi siya. Ginugroom niya yung sarili niya. Kaya ayan, nagkakasugat. Pero hiniwalay ko na nga dito yan. Buntis yan. Pero ayan, okay naman yan. Kaso nagkukutkot talaga siya. Tapos ito yung mga sow. So hindi ko pa napipicturean at ibebenta na natin. Tapos ito yung pinareserve. So ito lang yung mga ano natin, konting update lang dito sa guinea pig. So tatalakayin na natin kung ano baga yung magandang feeds at bakit ganun yung ipapakain natin. So simulan na natin. Unang-una, ano ba ang ginagamit natin feeds? So ito, hindi naman mga sponsor, pero hindi ko naman sasabihin. Pero kung ano yung kinasanayan nyo, yun ang gawin nyo. Pero meron akong isang isasadya sa inyo. Kung ang feeds natin is pinakakain natin ng durog or yung mga crumble, kasi meron akong naisip ko lang, meron ako kasing nakita kanina na akala ko crumble yung pinakakain niya. So bakit hindi dapat crumble yung ipapakain natin sa mga alaga natin? Guinea pig man yan, rabbit, or kahit sana, ano, halimbawa, sa mga daga, mga ganun. So, bakit hindi dapat tayo magpapakain ng crumble? Unang-una, yung crumble kasi durog nga yan. So, yung mga vitamins na nakahalo dyan is kasama na dun sa mga durog.
So ito, papakita ko sa inyo itong pangain na to. Yeah, kung makita nyo, may mga durog dyan. So pag nilipat mo yan o sinasalin mo yan, lumilipad yung mga vitamins or yung mga ingredients na nakahalo dun sa mga pagkain durog. Yun yung pangit sa crumble o durog ang pinakakain natin. Kasi nga, hindi nila nakakain lahat yung mga tamang nutrition na nakahalo dun sa PIDs. So, kaya ang kailangan natin gawin, pakainin natin sila ng pellet. Kasi yun yung advantage sa pellet. Yung pellet kasi, buo. So, itong pellet na yan, dito, nakahalo na yung mga vitamins at ibang nutrients na minimix dito sa PIDs. Compared dun sa mga durog na pag isinali natin, lumilipad. Compared dito sa pellet na buo, na andito na mismo, nakadikit, kaya pag kinain nila, yun, mas ayos. Kasi ito, naisip ko lang itong i-content na to, kasi nga, akala ko kanina yung kausap ko sa page na nakita ko yung pakain niya is durog, kala ko nagpapakain siya ng crumble. So, ang gawin natin, huwag tayo magpakain ng mga crumble or mga durog. Ipakain natin pellet. Kasi yun yung pinakang advantage ng pellet. Kasi yung disadvantage ng crumble o yung durog, inililipad ng hangin yung mga ingredients na nakahalo. Tapos, compare nga dito sa pellet na buo. So, nakalagay na dito lahat. So, nakadikit na dyan. Hindi na yan inililipad, no? So, yun ang advantage ng pellet. Kaya, mas magandang magpakain tayo ng pellet kaysa sa mga crumble or durog. So, siguro naman, halos lahat naman ay gumagamit ng crumble at ng pellet. Kasi nga, yun din ang ginagamit ng mga breeder. Pero lalo na dun sa mga newbie na bumibili lang sa pet shop. So, wag tayo magpakain ng ganun. Ipakain natin is yung mga pellet. Like Bio3 or kahit ano na basta pellet na akma dun sa gagawin nyo. So, yun na mga kakamot. Sana may natutunan kayo dito sa sampling video na ginawa ko. So, sana maparami natin itong mga new breed natin ng guinea pig at ito nga pala yung mga patunay na okay lang sila sa colony or mas maganda kasi kung colony na type ng breeding, siguro maganda, may ano tayo, pwesto talaga. So, babakuran lang natin siya ng ganito lang kataas, mga 2 feet, tapos meron lang silang isang bahay na doon lang sila sisilong kung umuulan, kung sobrang init, nandun lang sila. So, kasi noong araw, kala mo, napakatanda ako na yun, no? Kasi nung bago lang ako nag-aalaga nito, ng high school ako, siguro mga around 2007, mga ganyan. 2007, 2008. So, nag-alaga kami ng kapatid ko. So, bumili kami. So, ganun pa rin ang presyo hanggang ngayon. 300 ng isa. So, nung araw, yan, binibili nga namin, mga baby lang. Tapos, yun nga, na-breed namin na parami. Yun nga lang, hindi nga kami tutok. Kaya, syempre yun, napabayaan din namin, napamigay sa iba. So, pero ngayon nga ako yung nagtutok. So, yan, dumami na yan sila. Kung lagi ka nanonood ng vlog ko, magtataka ka na. Kasi, ang bilis dumami. So, ang dami na rin nating na-out dyan para, yun nga, sabi ko nga, para may pantustos din tayo sa pagkain nila. So, sana may natutunan kayo. At, syempre, maraming salamat and keep watching sa mga susunod na vlogs and sana may maisip tayong mga tips and mga bago natin madidiskubre sa pag-aalaga ng mga pets. So, yun lang. Maraming salamat ulit. Peace out.